Hi, ako nga pala si David. Teka, ba't may mic? Ako nga pala si David, vocalist ng Lampang Papel. And this is my rig down. Ano? Rig run down! Okay. Mali. Mali din mo. Lampering Vlog Episode 10. Rig Rundown ni Debbie, Rochelle, and Era. Hi, ako nga pala si David, vocalist ng Lampang Papel. And this is my rig rundown. Yeah, sige. Check this out, yo. Sige, punta tayo dyan namaya. Start tayo sa guitar. Ito ay semi-hollow na Ibanez. Binili ko nung... Tagal na to actually, 2020 pa. Pandemic baby mo pa. Bago mag-pandemic. So nakakalungkot nga pagkabili ko. Hindi ko siya nagamit sa gigs. Kaya nung unang na-meet ko yung Lamparang Papel, yung band. Ngayon, sabik akong gamitin to sa mga gigs namin. Yun. May backup guitar ka ba, just in case? Yes. Meron akong SX na Telecaster. Yeah. Parang custom-made siya. Parang hinawig siya sa Telecaster ng Fender. Pero itong Bigsby mo, yan yung main driver mo, di ba? Uh-huh. Right. Ayos. Sige. Main. Bakit yan ang pinili mo? Kasi syempre, ang daming model ng ano eh. But parang pang malaki, parang medyo malaki sa'yo yung natripan mo na ano. Honestly kasi nung... Siyempre, kasi kayo tayo, hiling natin pumunta sa mga guitar shops. Mm-hmm. Na-curious ako dito. Ah. Ito, hindi ko alam kung ano to. Bigsby yata tawag yun eh. Eh, ako, mahihain ako pag nagtitingin ako sa guitar shops. Ayoko namang, hiramin. Tapos tatry ko, anong ginagawa nito? Kaya, nung nagkaroon ako ng chance na makabili ng gitara, ito yung pinili ko. Nice. Naghanap pa nga kami, ang dami naming nakita. Puro kong mamahal. So, ito nabili ko siya for 30,000. That pero, time? Since cash siya binayaran, may discount pa siya. Nasa 28,900. Nice, solid. So, okay, yes. So now, punta naman tayo sa pedal board reveal ni David. Meron tayo ditong pack verb, reverb and delay. Hybrid na siya. Pwede siyang reverb, pwede siyang delay. And pwede rin siyang sabay. So, ito yung decay knobs, mix, tone, tapos yung meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na choices. Ah, 7 lang pala. 7 na choices dun sa reverb na tunog ng gusto mo. So, ang pinaka-favorite ko dito is yung ito yung hall analog. Ano tunog mo? So, parang classic lang siya. Ito, taga. So, ito yung knob niya. Sa taas, yung reverb. Gitna, delay. Tapos sa pinakababa is delay and reverb. Combo. Yes, combo siya. So, ito. Pasa natin yung mix and decay para maringin niyo. So, ito. Kita ba? Sige, sige. Gusto ko yung setup ko, mababa lang yung decay. Mas medyo mataas yung mix sa 11 o'clock siya. Always on na yan sa board mo? Always on. Pero yung sa pinapatay ko pag distortion yung gusto ko i-emphasize. Right. Now ito naman, naka multi-effects ka. So yes, ano naman purpose niya yun? Ito yung actually unang-una kong pedal board na nakuha. Which is yung G1X4 Zoom Multi-Effects Processor. Madami tong ano eh, madami tong modes. Pero, gumawa ko ng custom which is pang 57. Ayun. Shoutout pala sa aming road manager. So, ito, mainly for ano ko to, modulations. Modulation. Taka, try natin online para makita lang. So, meron akong phaser. Dito gustong-gusto kong gawin ito pagka yung mga mabigat na parts ng kanta. Tapos prolonged yung chords. So pwede ba ganyan sa live version?
Tapos, dito ka lang yung ending yan. Paborito ng paborito ko yung ginagawa. Tapos, Clone Chorus. Gustong gusto ko to. Mapa-clean, mapa-distortion. Gustong gusto ko naka-on yan. So, parang never ko na nga in-off yan. Kasi na naka-off lang ka siya kasi may inaayos ako. Tapos, ito yung cabinet. Ayan. Dahil wala ako masyadong alam dito, hindi ko alam anong ibig sabihin yan eh. UK. So, para Marshall siguro. Oo. Eh, sabi ni Aaron, maganda may cab sim. So, pumili ako ng isa. Ito yung pinaka-nagustuhan ko. Then, Ottawa. Alam nyo na yan. Tapos, RC Boost. Tuwing meron akong parts na ako yung nagsosolo. For example, sa isang song namin na meron kaming solo duet. Duet ng guitar solo niyan. Sige. Ni Aaron. So, paano yan? So, medyo weird kasi naka-multi-effect siya. So, paano mo na i-specify na tunog? Inaapakan mo ba to or? Oo. Dito kasi, pwede pag kasi na sineset up siya, dito mo siya pwede apakan. Pero dahil syempre nakasapatos tayo. Oo nga eh. Wala kayong paa natin dyan. Tatlo yung maapakan ko dyan pag ano. Dito talaga. So, okay. Let's say off natin lahat. Kumbawa, gusto mo yung ano, phaser? Yung flanger mo ba yan or phaser yung ginagamit? Phaser. Phaser. Ito yung pang select. Ito. Okay. Yung left na pedal. And then yung right, yung pag on and off. And, mali. Baliktad pala. Ito pala yung pang select. So, papunta lang siyang right lahat. Kaya mahirap eh. Kailangan ko ng yung MIDI na ano. Uh-huh. Tapos, etong left naman, pag on and off niya. Right. Mm-hmm. Ayos. Yan lang. Saan nga sample ng tunog niyan? Pwede mo bang i-test? Start muna tayo sa phaser. So phaser, gusto ko laging kasabay yung distortion tayo. Sound mo? Pag clean sound yan. Hindi siya masyadong ginagamit sa clean sound eh. Nice! Pero okay naman siya sa clean. Siguro sa ibang ano specific na songs. Nice, sige. Tapos meron ko pa ditong isang pedal bukod sa tuner. Ano yan? Ito naman, ano to sa akin? Regalo sa akin ng ninong ko. Which is si Randall. Uy, sino yun? Ay, ikaw pala yan. ito ay Boss Overdrive and Distortion OS2. Ang magandang feature nito is pwede siyang maging overdrive, pwede siyang distortion, or pwede siyang combo ng dalawa. So, ito yung knobs, level, which is yung mainly yung volume, tone, and then yung drive, gustong-gusto ko to ng naka, ano ba to? Naka, ano, sagad talaga. Minsan sagad, minsan 3 o'clock lang. Depends. And then yung color. Dito sa color yung control ng overdrive or distortion. So, pag sinagad mo dito, overdrive, and then sa kabila, distortion. So, ito yung tunog niya. Nakasagad siya ng ano, distortion, pinaka-right. Yun! Mas mabigat yung dating distortion. Pwede rin siyang gitna. Ayos. Yan. So, yan po. Rig rundown ni
David ng LP. By the way, yung pedal board pala guys, MJ Custom sa Kalam, salamat. Yan, yung dalawang board namin. Shout out sa MJ Customs. Yes, thank you. Hi, ako nga pala si Aaron, lead guitarist ng Kamparang Pabel. Nandito tayo para mag-rockdown. Yun! Mga natin dyan. Sige. So, sige. First question is, start muna tayo sa gitara mo. Itong gitara ko is Fernandez. Don't know anong model nito pero ano to eh. Made in Japan. Strat. Strat 2. Tapos naka-Alnico. Alnico pickups na to. Bali, ang output nito medyo warm siya. Sige nga, sample. Tapos yung middle pickups niya is yun, Strat manipis. Yun. Itong bridge, neck pickup is for solo-solo ko lang to. Yun. Suave. Suave, no? Okay. Dito naman tayo sa board mo. Sa board. So, pansin ko parang ano ah. More on digital yung setup natin. So walkthrough kasi, naman tayo. Ako kasi gusto ko na madali lang i-install. Bato, madali lang siya pindutin. Ayokon madaming ano eh. Madaming pinatapakan. Kaya ito, simple lang siya. Bali, ang gamit ko pala is Nux MT30. Di ba NUX or Nux? Oh, NUX. Wala kayo dyan. Hindi. Kasi yan, simple lang ito. Bali, naka-connect siya sa MIDI controller pala guys. Ayan. Pag tinapakan ko to, individual kasi siya, ano, naka-set na siya ng preset. Bali, apat na preset siya. Tapos, kung gusto mo siya, ano, i-hold mo lang siya ng isa pa. Bali, kada isang tapakan na yan, dalawang, ano siya, dalawang preset. Bali, pag in-hold mo siyang ganyan, magpupunta siya sa isang, ano, ibang preset. Bali, walo yan. Madami na yun. Okay. Bali, tapos... Ano naman to isang maliit? Ito, pang on ko lang siya ng... Ito pag nagsasolo ako, pang on ko siya ng wah. Wah. Ito pala, wah. Sige nga, sample. Tapos, yung isa pang on lang. Pang on siya ng modulation. Yun lang. Para naka-separate lang yung pang-control din mo. Yun. Ano naman yung mga sample patches na sinetup mo? Ano ba yan? Parang tinimpla mo siya ng ano? Or gumamit ka na lang ng naka-preset na? Ano siya, from the scratch siya. Wala siyang effects. No? Tinimpla ko siya. Bali, ginawa ko. Simple lang din. Pag atong unang preset is yung drive niya. Tapos pag nag-mix ako, yung clean naman. Solo. Ambient lang yan. Yun. So kung ano naman, kung meron kang paboritong effects or preset dyan, ano yun? Siyempre kung ano, ambient. Pang malabo to eh. Sige nga. Last na lang na question, if bibigyan ka ng 1,000,000 at papapiliin ka ng dream gear mo, ano kaya yung makikita natin sa setup mo? Siyempre, ano na, Helix na. Helix so, lang sa kalam. Ano to, magandang gitara. Naka-sure na ako. Sure, yan. Amp mo, ano? Mas prefer ko kasi yung Marshall eh, kasi mas madali siya ano yun. Marshall. Isang timbline. Yun, sige. So, yan po, Rig Rundown ni Aaron ng LP. Rig niya. Yeah, let's rig go. Rig random ko wala. Sarili ko. Medyo ko
What's up mga ka-LP? Si Del nga pala, bass player ng Lampang Papel. And welcome sa ating Rig Rundown. Yeah. Si... So, anong hawak mo dyan, boss? Yes. So, start tayo sa gears ko. So, sa bass, ito yung Squire Precision Bass, Classic Vibe 70s. Galing Perfect Pitch sa SM Mega Mall. So, hindi ko na matandaan kung magkano yung price, pero isa to sa mga ano ko, daily driver ko rin pag sa LP gig. So, sa banda, dalawa yung palitan ko na bass. So, isa to, yung ano ko, Precision Bass, P-Bass ko. Then, meron ako isa, yung Tajima, na jazz bass naman. Pero, ayun ba yan yung nasa likod mo? Hindi, SX yan. SX pala yan. Ilalagay na natin yung picture dito. Pero, meron pa ako isa, yung Tajima. So, both of these are equipped with Final Shape preamps. So, shoutout Boss Jay ng Final Shape. So, yes. Siya yung nagme-maintain ng bass ko regularly. Siya yung nakakabit ng preamps. So, yung mga bass ko kasi, ano na siya, may separate na siya na parang onboard tuner na. Ano? Ito yun, ito yun. Ito on-off switch ng preamp ko. Tapos ito, two-band EQ. So, bass, tsaka treble na boost. Tas volume. Oh, okay. Yung sa Tajima ko ganun din, pero 3-band EQ siya. So, ayan. Then, hindi naman tayo sa pedal board mo, boss. Yun. Ganun. Ito, unahin muna natin to. Okay. So, actually, yung chain naman ng pedal boards is pa ganun eh. So, start tayo sa tuner, of course. So, sige, sige. Start tayo sa tuner. So, of course, sa banda, hindi pwedeng mawala na, ano ka, na... Or dapat laging nakatono ka, kaya importante may tuner kahit sa amin ni David, nila Aaron, may mga tuner kami. And ang gusto ko dito kasi is kill switch siya. So kapag halimbawa, wala kang ginagawa na part is tahimik na yung bass mo kaysa naka ganyan na may mga, may mga humming noise minsan dahil nga naka-active electronics tayo. So, anong pinagaya mo nito sa ibang tuner, boss? Boss bass tuner siya, tapos... may mga mood siya eh, na pwedeng chromatic or pwedeng yung ganyan lang. So solid na, talaga pag boss na tuner. Preference lang, I guess. Tsaka ano siya eh, I'm not sure, hindi ako nakumano sa electronic kasi parang nabuboost niya yung signal mo. Or may kasabihan daw kasi na kapag naka-boss pedal ka, nabuboost niya yung signal mo. Kaya more on setup ko is boss. Yan. Then, shout out kay Boston eh. Busy. Si Bostoyo. Next one is compressor. So, I think dun sa mga bass players na naghahanap ng first na effect nila, ito yung pinaka mas recommend ko. Not specifically itong ano na to, pero recommend ko na compressor kasi malaking tulong to for us bass players kasi minsan kapag tumitipa tayo is hindi naging even yung tunog. So, ang trabaho kasi ng compressor is kino-compress or in-even out niya yung signal ng ano mo, ng piniplay mo para ano lang, consistent lang yung volume na bawa, napalakas ka masyado ng tipa. So, lalakas yun, magpipeak. So, gagawin niya, kukontrolin niya para hindi siya masyadong malakas. Ganun din naman, pag mahina yung tipa mo, iaangat niya sa volume. So, yan, always on yan. So kung pansin nyo, hindi siya medyo even, di ba? Mm-hmm. Pero kapag may compressor siya, so more nice. On ano siya, pang even out siya ng sound. Yan. So yun yung compressor. Any compressor will do, pero ako naka-base ako. Naka-zoom din ako, naka-base compressor. Mm-hmm. Dito naman tayo. Yan. So, octave. So, ginagamit ko to for special effects M. So, hindi yan laging naka-on, pero may dalawang function siya for me. So, una is ginagamit ko siya for solo ng malabo. So, octave is parang dinadoble, tinitriple yung signal mo. So, parang ganito. Applicable for all, lagi naka-on, so pag may mga parts ka lang na gustong i-emphasize, pwede yan. Pero, sa pang good feature nito is, pwede mo siyang gawing drive. Parang distortion pedal. So,
yung isang mode na poly or polyphonic pang mga gitara yan eh. So, mm-hmm. din mag-apply sa akin. Pero, yan. Super octave tayo. Tapos ito, gaya ni David, naka-multi-effects din ako. Ano naman yan? Zoom MS60B. So, multi-effects siya. Pero, ginagamit ko lang siya as a ano solo pedal lang for modulation tsaka pang mga konting pa-ek-ek lang. So, pinaka for the most part, ginagamit ko dito is dalawa. Tremolo. So, pag may mga emphasize ko lang na note na gusto mong i-sustain, kumbawa sa MMI, parang umi-echo siya. Tapos, chorus. Yan. Pag gusto mo na medyo... So, pag ililipat mo siya, dito ta, dito ka sa left and right. In a way, oh. On-off lang siya, pero hindi kasi ako nag-gumagamit ng more than one effect eh. Mm-hmm. So, kung ba sa MMI, naka-ano lang tayo. Naka-tremolo lang tayo. Mm-hmm. Pero kung pwede ba, for example, pag medyo trip, or, ay sorry, pwede rin flanger. Sabi tulog niya po, parang magagawa natin ang matay. Mga ganang tulugan lang. So lastly, preamp yan, itong nasa dulo, yung MXR. Ayan, no? Limited edition siya guys, may LP sticker na rin. So, ano yan, preamp ko siya and DI. So, preamp meaning para mas scoop ko pa yung tunog ng bass ko. Ayan, gumagamit ako niyan. And it also functions as a drive, distortion. So, kung gusto kong bawa, may tugtog kami na super proxy, ganyan. Pag gusto mo na medyo mabigat, ayan, dyan mo siya ibaba niyan. So, hindi naman, bira naman kami tumugtog na medyo mabigat, pero if kailangan, meron siya. Tsaka last, yung gusto ko dito is, meron siyang XLR out. So, importante yan sa mga musikero na madalas mag-gig kasi may mga times na walang amplifier. So, rekta ka sa house. Dito ko na kukonek para yung tono na gusto mo is exactly niya ma-emulate pag nandun na sa front of house. So, yan. Magandang investment to sa mga tumutugtog na meron kayong DI talaga na DI box para iwas problema in the future. And then, lastly, ito, yung pedal board natin is under MJ Custom. So, shoutout sa'yo, sir. Shoutout ulit. Oo. So, siya yung gumawa ng dalawa sa board namin. So, ito yung puti, tapos yung kanina, yung puti. Ay, yung dilaw. Ito yung sa'kin. Ayan. Siya yung nag-setup niyan. Ang gusto namin sa setup niya kasi is na ano siya, 2-in-1 siya. So, kapag tapos na, pack-up ka na, yung takip, pamaya, papakita na natin. Pwede mo siyang takpan, tapos pwede mo na siyang buhatin. Hindi mo na kailangan ng separate na bag. So, ayun. Rig rundown ng Lamparang Papel. Thank you so much. Ayos! Dito ka lang!